Kasama na natin ngayong partner sa Zoom si Baybay City Leyte Mayor Jose Carlos Cari. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga. Okay na po. Kasama rin po natin si si Jackie Manabat. Okay. Jackie, magandang umaga. Okay. I wish we could greet you. Have a good morning talaga, pero masama po ang balita mula sa siyudad nyo, no? Kanina po kausap natin si NDRMC spokesman Mark Timbal, nabanggit niya na meron pang 104 missing sa Abuyog and Baybay. Diyan po sa siyudad nyo, ilan pa po ba talaga base sa record nyo yung hinahanap pa po? Marami kasing na-recover na mga katawan, no? Lalo sa shoreline, sa mga iba't ibang yung daanan nung stream. May nakuha ang mga katawan. Kaya kino-correlate pa yung number of missing. Pero initially, nung nag-umpisa, April 12, nasa 109 ang missing. Tapos may mga na-recover na. So, inaano. Kasi yung iba, beyond recognition, no? Sa itsura, hindi na makilala. So, tinitingnan kung naka-biometrics ba sila. Tapos yung iba siguro, medyo may katagalan na ma-identify. Pero malamang bumaba na po kasi nasa kalahati na ang number of missing. Opo. Doon po sa landslide po, ano? So, sa ngayon po, ano po ba yung status? Search and rescue pa rin po ba? Or nag-shift na kayo sa search and retrieval? Search and retrieval sa ngayon, dahil naka-on foot na sila doon 2 days ago, Thursday, no, on foot na sila sa area, sa perimeter, napapasok na nila. So nakita nila na wala nang nakitang buhay pa, walang maingay, walang, so retrieval na lang talaga ang gagawin doon sa area. So wala na po nakikitang signs of life doon po sa area. Wala na po sa doon sa area, no. Pati yung perimeter sino-search naman nila. Okay. Partner, ikaw muna. Mm-hmm. Yung search retrieval na nga pala, no. Ilan pong mga tao nyo po ngayon ang naka-deploy at malamang apektado rin sila nitong bagyo? Paano nyo po sila pinangangalagaan? Siyempre, nung nag-umpisa, andyan yung mga taga-barangay, yung kapit-barangay. Pagtrabaho ka agad, maski delikado, no, para ma-rescue yung mga sugatan. So dumating na rin yung immediately dumating naman yung ano, yung PNP, AFP, nagtulong-tulong, no, lalo-lalo na nung April 12 ng umaga, no. Mm-hmm. Nagdating na, kaya lahat ng landslide area may tao na, na-deploy na yung mga taong rescue and retrieval. Mm-hmm. Nung panahon na yon. So hanggang ngayon, minimaintain pa natin yung dalawang area na meron tayong retrieval. Yung barangay Mailhi at saka yung barangay Cantagnos po. At ngayon tuloy-tuloy pa rin po yan. Ano-ano po ba yung mga kailangan nyo pang tulong mula sa national government o kaya sa mga may mabubuting puso na nakikinig sa atin ngayon? Sa retrieval operation, yung manpower nandyan na, no? Tapos, hindi lang mapasok yung barangay Cantagnos ng heavy equipment. Yun lang ang problema. Pero, malamang aabot na. Baka tomorrow, no? Na makapasok na yung mga heavy equipment doon. Mm-hmm. Ano po bang ginagawa nyo dun sa area para makapasok yung heavy equipment? Inaccessible siya ngayon dahil dun sa landslide. Yung kalsada na tabunan. Baka hinihintay lang, bumaba talaga ng husto yung tubig para makapasok na yung gagawa na lang ng daan sa may ilog. Mm-hmm. Yung mga nasa evacuation centers naman po natin, Mayor, kumusta po sila?
May minimaintain tayong mga evacuation centers, no? Yung barangay, ay, yung pinakamalaki yung sa senior high na yung, kung saan nakatira yung mga taga-barangay Cantagmos na wala nang uwian. So maayos naman sila. Naka-assign naman lahat ng tao natin doon. May psychosocial intervention naman na ginagawa sa mga tao. May isa ring evacuation center doon sa barangay Kambungan para doon sa mga taga-barangay Mailhi naman, no? Ang problema kasi takot nang bumalik yung mga tao doon sa barangay nila dahil ngayong araw bibisita yung MGB ng DNR para yung ibabaw ng barangay kung totoo bang threatened, no? Kasi alam mo itong baybay halos kalahati ng barangay namin nasa bukid eh. So itong barangay Mailhi, sinecheck ngayon ng DNR yung ibabaw nila. Ngayong araw nila gagawin, maski Linggo, para malaman kung safe bang bumalik sila sa barangay. At gagawin nila ito sa iba't ibang barangay, no, para ma-check na kaagad kung threatened ba itong mga barangay. Mayor, nabanggit niyo po yung gagawing aksyon ng DNR, no? I-check kung safe pa para makabalik yung mga nakatira doon sa area, no? Pero dati po ba, naisama po ba yan sa geohazard mapping po? Kasi meron tayong ganun, di ba, nationwide? So, kailangan siguro i-update itong hazard map, no? Kasi nung itong nakaraang bagyo, Agaton, signal number one ang na-raise sa, ano, sa area namin. So, yung usual protocols para sa signal number one, implemented naman. Kaya lang hindi inaasahan na magtatagal yung bagyo ng ganung katagal, no? At saka ganun yung buhos ng ulan. Kaya dapat maipares sa hazard maps at saka sa intensity ng ulan. Kasi sa warning natin, sa storm signal warning, predicted yung hangin to the point na medyo accurate talaga. Pero doon sa volume ng ulan, hindi gaanong ganun ka-accurate, parang descriptive lang, parang moderate to heavy, parang ganun ba. Tapos hindi malaman kung magtatagal ba sa area yung ano, yung storm o yung alert. So tama po ba, based dun sa alert level na nakuha nyo, base sa datos, ano po yung naging action? Nagkaroon po ba ng pagpapaalala or pagkumbinsi dun sa mga residente na pwede maapektuhan na dapat mag-evacuate sila? Implemented lahat. So nung nag-umpisa yung bagyo, 52 evacuation centers, no, ang pinuntahan ng mga tao. And around 4,200 individuals ang nagpunta sa mga evacuation centers. Yun ang usual talaga na ginagawa basta may bagyo. So implemented naman lahat ng protocols. Opo. Paki-describe nga po ba yung lugar kung saan may pinakamaraming nasa lanta, para may idea po yung mga nanonood at nakikinig po sa atin. Kunwari, ilan po yung mga kabahayan na nandoon, ilan po yung tao, ilan po yung populasyon? Yung barangay Cantagmos, meron siyang 156 households, no? Mga 600 ang population, close to 600. Tapos, visually, mga 90% ng barangay na tabunan po. So before natabunan, nagkaroon muna ng rumbling sa lupa na nakababala sa kanila para tumakbo. So marami ring nakalikas, marami ring nag-survive, no, maski madaling araw.
Nangyari kasi around 4:30 to 5. So, yun ang nangyari doon sa 90% ng barangay na Tabunan. Yung pinanggalingan 90%? Yung pinanggalingan po ng lupa malayo eh. Malayo, kaya lang may kataasan, no? Yung likod ng barangay is rice field na napakalawak, no? Mga 30 hectares na rice field. So imagine mo lang, malayo pa. Ang problema, yung pinanggalingan ng lupa, medyo may kataasan, no? Mga more than 1 kilometer yung pinanggalingan ng lupa. Pagkahulog yan, liquefied na siya, parang literally umagos, inabot yung barangay. So nangyari parang na-wipe out, kasi ito, nagulat kami, ganun pala kalayo yung barangay doon sa lupang gumuho. Pero ganun pala kalami yung namatay. So ibig sabihin talagang ganun katinding volume nung lupa na na-liquefied. Parang isang chunk na nahulog. No, gano'ng kataas po yung pagkakatabon? No, mataas eh. Makikita naman sa mga pictures eh. So, isa rin yan, no? Kasi yung area namin talagang puro bundok. Saka medyo matutulis yung bundok. Hindi tulad nung ibang area na medyo nakaslope na. Ito, medyo steep pa yung mga bukid namin dito eh. So kumbaga Mayor, parang natunaw yung isang bahagi ng bundok, napakalayo, no? 1 kilometro, at umagos papunta sa rice fields kung nasaan itong Cantagnos. Ganun po ba? Opo, yun ang nangyari. Itong rice field, mga more than 300 meters pa yung tinakbuhan sa rice field. Bago yung barangay, bago yung mga bahay. Mm-hmm. 90% natabunan. So, opo. Ano na lang po yung natira dun sa lugar para lang makita, kumbaga, o ma-imagine ng mga nakikinig sa atin, ano na lang po ang natira sa Barangay Cantagnos? Yung mga natabunan. Yung mga tabing bahay na lang, nakikita. Andiyan pa yung bubong ng gym, pero maputik na raw yung baba. Yung kapilya nila, nakatayo pa rin. Mm-hmm. Yun na lang ang parang public structure na identifiable. No? Pero yung mga bahay, yung mga dulo nga, bubong-bubong na lang. Mm-hmm. Mayor, nasabi nyo kanina, no? Mga 4:30 to 5 ito nangyari, PM. Ibig sabihin, tapos na talaga yung bagyo. Umaga? Hindi, kasalukuyan pa. Kasalukuyan siya. So nasabihan naman po yung mga residente. Kasi agaton. Naka-ano naman sila eh. Naka-evacuate sila eh. Ayan, napuputol tayo, Mayor. Pero siguro, huling katanungan ko na to, no? Ano na po ang plano ng local government para dito sa mga evacuees? Kasi kung 90% ang natabunan, wala na silang babalikan ng agad-agaran. Opo, wala na. Kabuhayan, bahay. Ano pong programa ang pinaplano nyo po, Mayor? Kailangan magsimula sila ulit. So, kaya nga andito ang DNR ngayon. Dumating ngayong araw, no? Meron kaming ipapatingin na lupa bago namin desisyonan kung gawing relocation, no? Kailangan muna namin ipa-check sa NGB kung safe ba yung lugar bago full blast na yung planning at saka pag-implement nitong relocation. Mm-hmm. At habang yun nga po, naghihintay tayo mula sa DNR at sa NGB, paano po yung magiging kabuhayan, yung day-to-day living ba ng mga apektado po dito sa Barangay Cantagnos? Alam mo, yung livelihood nila sa area, wala eh. Saka bawal silang pumunta ron. So at least ngayon, kailangan mo muna i-subsidize, no? Pagkain, tirahan, no? Kailangan muna sagutin, no, ng gobyerno.
So, minamadali natin yung temporary shelter para malipatan kaagad nila at mas maayos naman yung paninirahan nila. Tapos, kung gagawin na yung relocation sa yung permanent relocation nila, sila-sila rin ang gagamitin natin para gumawa ng titirahan nila, no? Mm-hmm. Pati itong temporary shelter, sila rin ang gusto nating gumawa, no? Mm-hmm. Tapos pinaplano na natin kung paano bigyan ng kabuhayan rin yung mga lalo-lalo na sa women's side aspect naman, no? Gumawa nila. Mayor, itong temporary shelter, itong subsidiya, magre-require ito ng malaking budget. Kumusta naman po ang budget ng Leyte para dito, ng Baybay Leyte? Magtutulungan naman lahat, no? Andito naman yung city government, provincial government, of course, ang national government, no, na pinuntahan kami ni Presidente, nag-assure naman siya sa tulong na magagaling sa national government. Lalo-lalo na tungkol sa relocation. Binanggit na yun. Okay. Mayor, sa ngayon, kumusta naman yung sitwasyon dyan sa syudad nyo po? So, kumusta po yung supply ng kuryente at saka po ng tubig? Ito po ang ginagawa ngayon, yung tubig. Kaninang umaga, kamiting ko lang sa mga taga-water district. No, yung na-restore na nila yung dalawang source. Tapos yung pangatlo, mare-restore na rin ngayong araw. Kaya lang, nagfa-flashing sila sa mga tubo ngayon dahil marumi pa. No? Nakita ko nga na marumi talaga. So, ifa-flash pa nila na pasukan ng putik. Yung meron lang kami isang source na magkakaroon ng problema dahil i-reroute yung linya. Dahil hindi na pwedeng idaan doon sa dati yung linya dahil may landslide at saka unstable na. So magkakailangan din talaga ng medyo pondo talaga kasi i-reroute, no? Malaking tubo na additional 1.5 kilometers. So mahuhuli yun. Pero immediately yung tatlong sources, hopefully ma-restore ngayong araw o bukas. Yung kuryente sa ibang mga lugar dyan sa syudad nyo, wala namang problema po? Okay naman. Generally, restored na yung power except doon sa papunta ng Bukid, no? Marami rin kaming kalsada na natabunan. Ginagawa na ngayon. So, kasabay na rin doon yung kuryente. Once na maklear namin yung road, sunod-sunod na rin yun. Sumusunod naman yung power lines na ma-restore. Naka-ano po kayo, no? Naka-state of calamity, tama po ba? Opo, opo. So pag ganyan, ang ibig sabihin, mas mabilis yung access sa pondo. Opo, pero ginagamit muna natin yung resources ng city. Sa mga heavy equipments, tuloy-tuloy naman, mga tao natin, nandun naman lahat, gumagawa. So ngayon, yung pagkain lang, fuel, yung pang ang ginagamit. Kanina po sabi niyo, so yung DNR magkakaroon sila ng assessment doon sa mga lugar kung safe pa para makabalik yung mga residente. Kung sakaling hindi na po, kasi nga doon sa dinidescribe niyo kanina, 1 kilometer yung layo nung barangay mula doon sa gumuhong bundok, inabot pa rin at ang taas po nung putik. So meron po ba silang malilipatan? Mag-uusap muna kami ng DNR, no? May mga ano naman tayo, may mga figures sa tayo. Pero gusto muna natin kausapin yung DNR tungkol sa assessment nila, no? Meron na kami nakahandang lupa para doon sa isang barangay. Pero sa iba, wala pa. Paplanuhin pa natin yun. Okay. So huling katanungan na lang po, Mayor, kanina, so binabanggit niyo rin po yung retrieval operations, no? Kumusta po ba yung pagpoproseso naman po ng mga katawan po? So nagkakaroon po ba ng challenge regarding this? Kasi hindi po kakaunti yung mga nahahanap po. Opo. At the moment, meron tayong 116, no? Yun yung count ng cadavers.
Tapos na either na living na o na claim na yung 58. So meron pang naiwan na on yung iba niyan on process pa, binaprocess pa po ng crime lab at saka po ng NBI, nagtulong-tulong po, no. So yung management natin committee with regards to the missing and the dead, overtime sila nagtatrabaho maski po ngayon linggo, no. Mm-hmm. So gusto natin mabilis rin ang disposition ng committee para dito, para siyempre mahirap mag naandyan lang sa morgue yung ano, maraming katawan, no. So meron rin yatang schedule ngayon na mag-living. So upon processing, diretso naman ang decision po. Okay. Pinakahuli po, baka meron kayo apila sa national government. Alam po namin na pinipilit ng local na pamahalaan na kayanin po yung nararanasan ngayon dyan sa baybay. Pero ano ba yung additional na kailangan nyo po? Yung ano lang, yung tulungan kami ng DNR, saka ng National Housing Authority, no, saka ng National DRM tungkol dito sa mga relocation, no, na wala nang mababalikan, at pag reassess, no, doon sa mga area namin, lalo-lalo na yung mga barangay, kung threatened pa ba or safe sa ngayon. So yun lang muna. Saka sa DPWH po, kung pwede tulungan kami doon sa water system, at matulungan rin kami sa pag-restore ng mga kalsada namin dito na nasira ng bagyo. Okay. Maraming salamat po, Mayor Jose Cari. Muli po, nakikiramay po kami doon po sa mga namatayan dyan sa lugar nyo.